Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Last time po ay gumawa po tayo ng 3D. Ito po yung 3D natin at ito po yung roof plan. So ngayon ay ili-layout po natin ito sa AutoCAD. Yung steel truss po niya o kaya yung roof framing plan. And ito po yung roof beam. Ito po yung red lines. Outside na po yan ng roof beam. At ito naman po yung overhang natin na 1 meter. O kaya yung fascia board line. Yan, nilagay ko na po dyan. So, Quatro Aguas style po siya. Pag sa AutoCAD, madali lang po kasi 45 degrees po lahat ng hip truss po natin. Pero ang gagawin po natin ay kukunin po natin yung main roof. Ilalatag pa po muna natin yung main roof. So, sa 10.95 po natin, i-divide po natin ng 2, 5.475. So, offset po natin yan ng 5.475. Iyon. Tapos, pag 45 degrees, siguradong 45 degrees na po yan. So, i-connect din po natin sa kabila. Tapos, dito naman po. Ito, sa 16.1 meters po yung main roof natin. So, ang kagandaan po, AutoCAD, kaya 45 degrees po lahat yan. Project loan nyo lang po na yan, and then i-connect ito. And then, pin po natin yan. Yan, and then, i-copy po natin ito. Ay, yun. Yan na po yung main po natin. So, alisin po natin. Yan na po yung main ng hip truss. Ang susunod ay ili-layout din po natin ito. Yun, para mabilis. 45 degrees po yan. And then, i-connect po natin ito na ganyan. Then, ito po yung ball gather po niya. So, next, dito naman po sa kabila. Ganun din po yung step. Yun. So, ang isusunod natin guys, i-copy lang po natin yan. Then, ilagay po natin dito. And then, i-connect po natin yung redstone. Ayun. And then, dito naman po tayo sa pinakamaliit na roof. Yan lang po kadali guys. Copy rin natin ito. Madali kasi pag AutoCAD. Yan, line po natin. So, yan na po yung roof plan po natin. So, maglalagay na po tayo ng trusses. Dito po yan. Tapos meron din po tayo. Ito po yung main truss po natin. Yun. Connect lang po natin doon. Ito. Main truss natin dito. Mag-end lang po dito. Sa may roof beam. Yun. And then, tingnan natin kung ilan ang nilalagay natin na truss sa gitna. So, 5.15. 2.75. Pwede na po yan, 2.5. Truss po natin doon. Ay, hanggang sa roof beam lang po siya. Tingnan natin kung ilang truss din po dito. 5.48. 2.74.
pinipilit na lang po natin dyan. And then pinipilit din po natin dito. Yan na po yung main truss natin. Dito na po tayo sa may isang roof. Connect po natin ito doon sa kabila. Then, kunin po natin yung gitna nito. 4.7, divide po natin ng 2. Yan, okay na po tayo dyan. Dito na po tayo. Ganun din. Ganun natin yung gitna. 4.3. Okay, 2.15. Din po natin ito para hindi magsag yung mga purlins natin. Kailangan damihan natin ng truss. Yan, para makonnect po siya, trusses to trusses. Yan, yun. Yan guys, so yan na po yung layout po ng mga trusses natin. So, ang isusunod po natin ay yung truss diagrams. So, unahin po natin, alinin ko ito para hindi makasagabal sa pag-drawing. Una natin. So, ang unahin natin ay yung main truss. Ito yung main truss po natin, guys. Ito yung main truss. And then, 2.5 meters po yung king post natin. Maganda po yan kasi 30 degrees. Ito po yung roof pin. I-protect ko po doon yung roof pin. Sa akin po guys, ni-extend ko halfway yung bottom cord natin. So, set ko natin yan ng 0.5. At least, dito po sa 0.5 na ito, makukuburan na rin po niya yung beam, yung biga. So yan, i-project na po natin yan. Extend po natin hanggang sa fascia board. So guys, yan na po yung trusses natin. Ito guys, yung beam po natin ito. So in-extend ko siya ng 0.5 meters pati rin po sa kabila. So ang purpose ko po yan, tingnan po natin. So pag i-offset nyo po yung beam natin, beam natin is sabihin na natin 0.20 by 0.25 meters. So 0.2 meters, ito po yung beam natin. Sa kabila. Okay. Explain ko lang sa iyo kung bakit ko ginagawa po yan. Okay guys, yan na po yung beam natin guys. Lagay po natin yung wall. Yung walls po ay ito, yung wall natin.
So ito po yung bin natin, guys, ano. So pag i-project nyo yan, exacto yan kasi 6 inches pa yung basha board natin, covered na covered yung tiga natin. So hindi po siya exposed. So ito po yung ito yung fascia board natin. So pag ilagay po natin yung ceiling natin exterior or yung spandrel, ay covered po siya kasi ito po yung fascia board. Natatakpan pa rin po yung biga. So ito po lagi yung ginagawa ko sa mga projects ko, guys, ng detail po na yan. So pag gumagawa po ako ng roof framing plan, ay kinukonsider ko po yan. So guys, bago natin na magpatuloy yung truss diagrams natin, pag drawing ng truss diagram, ay i-layout po natin yung curly na. So alisin mo natin. Layout po natin yung purlins. So dito pa rin po tayo magbe-base sa truss. Okay, sa taas po ay i-offset natin yan ng 0.1 kasi 4 inches from center po ng king post saka yung distance sa tip po ng purlins. Yun, yan po yung purlina natin, guys. Then sukatin po natin yan para makuha po natin yung distance ng purlins. Ang distance po kasi ng purlins para po sa rib type ay nasa 70 cm to 80 cm, 0.7 to 0.8 meters. So i-divide po natin yan ng 6.03 divided by 0.7. 8 purlins po siya. 6.03 divided by 8. So 0.75 meters po ang distance ng purlins. Set po natin ng 0.75. Kayang-kaya na po yan ng rib type. Pero pag tile roof po, yeah, ay 0.3 or 0.6. Pag 0.6, ingat na lang sa installation. Pag 0.3 kasi, ang distance ng step ng tile roof. So dito naman po sa rib type, ay kayang-kaya niya kahit na medyo mas malayo ang distance ng purlins. So, ito po yung purlina natin. So dito pong ginagawa ko, susukatin na lang po yan. So 0.67 po ang distance ng purlin dito sa my plan. So offset 67. Extend na lang po natin sa kabila. Yun, hanggang doon. And ito, guys, i-mirror po natin sa kabila, mas mabilis. Yan ang mga function ng AutoCAD na mas mabilis mag-layout ng trusses. Yun. Extend po natin ulit. Yan lang po kabilis, guys.
dito ang dalawang perlina sa kabila. Tinulang po natin yan. Dito ay mag-drawing na lang po tayo ng lines sa kanya. Para madilis, i-copy na lang po natin ito. Yun. Yun. Tapos, i-connect natin. Yan, kailangan ng isang truss dito. Isang truss po dito. Doon po sa kabila. Ayun. At saka dito po, kailangan na 0.1. Kasi yung 4 inches, so 0.11. Kunin po natin yung horizontal dimension ng 4 inches. 0.09. So, dito po dapat ay 0.09. Lagi lang po muna natin ng resolve. 0.09. Yun. Tapos dito rin po ay 0.0 na. Yan guys, so dito ay project na lang po natin ito. Yung dalawang lines, connect natin, I mean, yung dalawang lines. Yun. Dito naman po, gaya ng ginawa natin sa kabila, i-copy na lang po natin to. Yun. Copy. Mas mabilis po mag-drawing pa ganyan. Naman, kailangan ay 0.09. Yun, mirror po natin yan sa kabila. Mas mabilis. And then, i-project po natin doon. Stand po natin doon. Medyo may katagalan guys kasi irregular shape yung kuha natin. Rough plan natin.
Yun, dito naman po ay i-connect din natin yung kabila. Connect natin yung bit. Dalawang plugins. So, ito naman po yung susunod natin. Then, copy na naman natin yan. Dali lang guys, gumawa po ng roof plan. Roof framing plan, I mean. Yun. And then dito po, kailangan 4 inches o kaya yung flat dimension. Yung po niya is 0.09. Then the last but not the least, ito po yung roof na to. Connect po natin yung perlina kabilaan. So, yan na po yung roof framing plan natin guys. Trusses including all the purlins. So, tatapusin na po natin yung trusses diagrams natin. Yan, na-explain ko na po sa inyo kanina yan. So, i-delete ko na po yan para hindi sa gabal. So, ang king post po natin ay 2.5 meters. Yun. So, ang web members po natin ay 1 meter po ang distance. Set po natin yun ng 1 meter. Vertical web members, 1 meter po lahat yan. Kabila ay parehas. Then, i-connect po natin yung dalawang vertical members para po sa ating diagonal members. So guys, yan na po yung main truss po natin. Paano po natin i-drawing ngayon yung hip truss natin. So, ito po yung hip truss. Kailangan ko lang po ito. So, i-copy lang po natin ito para po sa hip truss natin. Yung pang isusunod natin. Mm-hmm. Yun, 2.5 rin po ang king post niya. Yun, extend po natin yan. Yan na po yung overhang po natin o kaya yung passable. Yun. Mm-hmm. Set po natin ng 1 meter, distance po ng vertical web members. Diagonal members natin. So yan na po yung hip truss natin guys. Ang isusunod po natin ay ito. So, nandito po siya. Yun. Punin nyo po mismo yung sentro na yun. Yun. 2.11 po ang king post nito.
So pag i-drawing po natin yan, ang ginagawa ko po ganito guys, oh, para mas mabilis. Yun, sabi ko po yan. Nang po natin yan and then lagay po natin dito yan pong pinagandahan po guys sa AutoCAD. And then ito naman ay mirror lang natin sa kabila. Yun, close natin ng konti, offset po natin ng 1 meter yung mga wheel members po nya. Dito naman po sa kanyang hip truss, kunin lang po natin yan. Yan, copy po natin sa kabila. Yun, .211 po kanina yung king post po niya. Ayan, 1 meter din pong distance ng kanyang members, web members. Yun, yun din po ang gagawin natin dito sa kabila. So guys, ang isusunod po natin na ito, clean po natin ito para hindi makalito. Dito naman po guys, pwede natin kunin dito yung king post naman itong truss na ito, itong roof na ito. So line lang po natin tayo dyan. Very close, halos parehas po sila. Pwede natin kopyahin po yan. Yan lang po guys, kadali. Pwede po na mag-rotate na lang. Ayun, yun ito po ay mirror sa kabila. Yan lang po kadali guys pag sa AutoCAD. So offset po natin ng 1 meter yung mga members. Yan, ito naman yung hip truss po niya. Copy na lang po natin yan. Pwede na po natin i-layout dyan. And then ang king post po niya.
1.91, so offset po natin 1.91. Then members po natin 1 meter. Yan, ito naman yung pinakahuli. Project po natin sa main truss para makuha po natin. O yan, halos siya na po yan. Yan. Ito naman po tayo. Pinakahuling heat truss po natin. Tingnan po natin kung ano yung king post po niya. 0.98, so offset po natin ang 0.98 para sa king post. So guys, ganyan lang po mag-layout ng trusses po sa AutoCAD. Medyo matagal lang kasi irregular shape po yung trusses natin. At saka ang dami pong truss kasi panay 4 Aguas po siya. So ganyan lang po guys. So ito pong mga half truss na ito ay i-project na lang po natin. Dito on, i-project lang po natin kung kagaya po kung may mga truss po tayo na ganito. I-project lang po natin doon at doon na po natin makukuha yung mismong sukat. And so on, ganun lang po yung mag-design ng trusses sa ganitong klaseng 4 Aguas style na medyo irregular shape. So guys, sana ay nabigyan ko na naman kayo ng idea kung paano mag-layout ng trusses. So ganyan po, kung estimate nyo po ito ay lagyan nyo na lang po ng sukat lahat po ng mga kagaya po sa trusses. Lagyan nyo po lahat ng sugat dyan. I-total nyo na lang po. I-divide nyo po kung gaano po ang length ng isang bakal natin. Pati rin po sa perlina. So guys, maraming salamat. Sana ay nabigyan ko naman po kayo uli ng kalaman kung paano po gawin ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, pakiclick po yung bell at subscribe button upang lagi po kayong updated sa mga susunod nating mga video.
Ako po ay nagpapasalamat ulit po sa inyo. Ang inyo pong lingkod, kapatid, at kakosa, Architect Peter Monar.